Okay, magbabasa po tayo ulit ng katanungan ngayong gabi. Ang babasahin po natin ay si Lani Borja. Hi Doc, ask ko lang po yung alaga po pong aso, nagtatai po siya ng kulay black. So ano kaya yung black na yun? Amoy lansa. Tapos nagsuka po siya isang beses po at wala na pong ganang kumain 4 days na. Okay, 4 na araw na. Ngayon po lang. Ay, nako. Maraming salamat sa inyong kasagutan. Okay, kapag ganito po, kapag nakita natin na yung aso natin is nagtatai ng maitim, may mga bagay po kasi na hindi nyo nakikita na nakikita po ng veterinarian. So, ano ba yung itim na yun? So, ang veterinarian, pwede niyang sabihin na, ah, dugo po yan. So, sa atin, hindi natin alam po ano yung itim na yan. Diba? So, pwedeng dugo po yan na malansa. Pag malansa at dugo, isa lang po inaisip ko kaagad eh. Yung possible po is yung parvovirus. Pero sana hindi naman po yun. Kasi pag parvovirus po yan, eh medyo advanced na po kasi nagsusuka na, nagtatay pa siya ng malansang amoy. Ngayon nga, naamoy ko yung amoy ng parvo eh. Mga veterinarians siguro, mga vet students na nagki-clinic, alam nila yung amoy ng parvo. At ako din, alam ko din yung amoy ng parvo. At iba po yung amoy niyan. Kapag nasa clinic kami at may parvo dyan, alam na namin agad ang amoy. Kapag parvovirus po yan, ang unang itatanong sa inyo is yung prevention nyo ng vaccination. Pero pa sana hindi ha. Pero marami pang maging possible na sakit yung aso nyo sa pagtatay ng dugo. Kaya kailangan po, lab test agad po ito. Alamin ng veterinarian, gaya ng mga CBC, blood chem, kung parvo test kit, parvovirus test kit, distemper test kit, ganyan. O ehrlichiosis test kit. Kasi possible po lahat yon kung ano po yung depende na makikita ng veterinarian na kailangan niyang gawin para malaman niya o ma-diagnose niya yung sakit ng inyong aso. So, 4 days na siya. So, ito ha, meron akong isang tip sa inyo para makatipid sa inyong mga aso. Sa palagay nyo ba, tanong ko sa inyo, sa palagay nyo ba, ito, mas makakatipid ba kayo kung naggumagastos kayo sa prevention, gaya ng vaccination, deworming, monthly tick and flea, heartworm prophylaxis, dental prophylaxis, yung marahat ng mga prophylaxis. Binayaran nyo po yun, nag-invest kayo sa prevention, mga prevention na yan. Pupunta kayo sa veterinarian para magpa-vaccine, magpa-prevent ng mga magiging sakit nila. Mas makakatipid po kayo kaysa si pupunta kayo sa veterinarian kung may sakit yung aso nyo. So, ibig sabihin, prevention, mas makakatipid kayo kaysa kapag nagkasakit siya, dasakan nyo lang dalhin, walang prevention. So, cure, kinu-cure nyo siya, pinapa-treatment nyo siya, eh, mas mapapagastos po kayo doon. Mas lalaki po yung gastos nyo, na ginastos nyo na dapat yung pera na yon sa prevention na pwede mong ibigay sa aso ninyo. So, sabi nga nila, prevention is better than cure. Sa pera din, kasi mas makakatipid ka sa prevention. Pero yung ginagawa na natin ngayon is yung management din. So, prevention plus management na natututunan nyo dito kay Tony Boy sa channel niya, then mas malaki yung posibilidad na hindi magkakasakit yung aso ninyo, di ba? So yung management niyo, doon natin inaalis yung pan eh, yung transmission eh. Kapag alam niyo yung management, inaalis niyo yung door, yung transmission, yung door ng virus, ng bacteria na makapasok sa aso ninyo. Kasi alam niyo kung paano siya makukuha, paano niya makukuha yung mga sakit na yan. So dito po, kailangan niyo pong dalhin agad sa inyong veterinarian sa mga ganitong case. Saka kapag may ganitong case na po kayo, ang una nyo pong ginagawa kasi is naghahanap po kayo ng matatanungan eh. So nagchat-chat kayo agad sa mga nasa Facebook, sino-sino dyan, mga pages, dog page. Tapos gagawin nyo naman yung home remedy nila, kung ano-anong gamot na sinasabi nila dyan. Tapos kung hindi gumaling, lumalala pa yung mga aso ninyo. Ngayon, pag di nyo na kaya, saka nyo dadalhin sa veterinarian, mas matataas na naman yung gastos ninyo. Na kumbaga, 3 days lang dapat siya, gagaling na siya. Eh kung ang tagal-tagal niya, ginagamot niyo sa sarili ninyo lang, then binigay niyo sa veterinarian, eh mga 1 week, 2 weeks siya dun sa clinic, eh mas mataas ang gagastusin ninyo. So, pag meron pa lang kayong nakita, kahit maliit pa lang yan, hindi naman masama magtanong sa veterinarian agad.
na malapit sa inyong lugar. So kailangan kapag may as, kapag may alaga kang aso, ito din na alam ko ha. Maraming nagchat sa akin na wala po kasing clinic dito sa amin. So bago po kayo bumili ng aso, bago po kayo mag-alaga ng aso, i-sure niyo po na meron siyang veterinarian. Meron po yung veterinarian na kilala na malapit sa lugar ninyo. Kasi kung hindi, wala po yan, eh mas maganda na wag na lang po kayo muna mag-alaga. Kasi paano pag nagkasakit siya? Paano kapag nagka-virus siya? O kung ano man nakakuha siya ng sakit? Kung sino-sino nagsasabihin niyo sa akin na wala po kasing veterinarian dito, ganun. So mas maganda na bago po kayo mag-alaga ng aso, kilala niyo yung veterinarian sa lugar ninyo. Posible naman na meron po yan. Maraming salamat sa sagot po. So, sasagot ko dito. So, tatay po ng dugo. Kung natuto ka sa ating video ngayon, i-like mo naman yan, i-share mo naman yan. Ayos! Ayos sa galing hanggang sa muli!